Hello Geminis, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin kung anong mga mensahe para sa inyo sa ngayon, Gemini. Paunang mensahe po ninyo ay number 5, financial and material changes. Ayan. So, may mga pagbabago magaganap dito related sa iyong kaperahan, sa inyong mga material na bagay, material possessions, no? Yung ganun. So, probably ang iba sa inyo dito merong financial constraints, no, na nararanasan or mararanasan at this time. This may also give you a hint na kailangan ninyo na pag-aralan mabuti ang pagmamanage ng inyong pera, no? Kasi maaaring kailangan ninyo dito na magbago kayo ng pamamaraan kung paano ninyo binabudget din ang inyong pera. Okay? So, we also have number 9, suffering in silence. Siguro, ang iba sa inyo dito, Gemini, meron kayong pinagdadaanan wherein kayo lang ang nakakaalam. Hindi ninyo ito sinishare sa iba. Maaring nahihirapan kayo. That could be linked sa inyong kaperahang aspeto. Nahihirapan kayo pero hindi ninyo to sinishare sa iba, wala kayong pinagsasabihan, as in kayo lang talaga yung kayo lang yung nagsasuffer mag-isa, no? We have number 9 dito, and number 9 resonates with endings, no? And pagkapag merong ending, merong beginning. So most likely kung ano man ito, maaring tatapusin niyo na din yung pagsasarili ninyo ng sa problema, no? So maaring at this point marirealize ninyo na kailangan ninyo na ng tulong, at kaya kailangan na ninyong sabihin yan din sa iba or humingi kayo ng assistance sa iba, kaya maaring yung suffering na to ay baka magkaroon na kayo dito ng lakas ng loob na humingi ng tulong sa iba. Kaya tatapusin niyo na yung sinasarili niyo lang yung hirap na ito, no? So tignan natin kung ano pa. We have number 4, authority. You may siguro dito, no, lalapit din siguro kayo dito sa mga otoridad. Maaring meron kayong hihinga ng tulong dito. Maaring lalapit kayo sa person of authority to ask for advice, to ask for assistance. Maaring meron kayong lalapitan dito na makakatulong sa inyo kung paano kayo matututong mag-budget or paano kayo magkakaroon ng financial opportunity. So siguro along those lines, ano, kung problema ninyo ay pera. Ang iba din sa inyo dito is going to ask for help, dahil pa dito sa authority energy may babalik nyo din dito yung balance, yan, no? Number 4 is about stability, kaya posible na magkakaroon kayo dito ng breakthrough, no? Dito siguro sa taong ito na hihingian ninyo ng tulong, makakatulong ito sa inyo na magbigay sa inyo ng oportunidad na magkaroon kayo ng financial breakthrough. Kaya maaring makapagsimula kayo dito ng pagbabalik ng balance sa buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto. Siguro talaga, meron dito mag-offer sa inyo ng pagkakakitaan, or siguro matuturuan kayo dito kung paano ninyo mas mamamanage ng maayos ang inyong pera, something like that, no? Kasi balance will be back in your life dito. Order will be back in your life. Magkakaroon kayo dito ng stability na, no? So, what else? We have number 4, another 4. So, meron na tayong number 44. So, maaari din, no, na doble-doble dito. Yung parang babalik talaga
sa buhay ninyo dito yung order, yung balance, no? Magkakaroon din ng kaayusan ang inyong mga pinagdadaanan, ano? Kaya siguro yung suffering in silence na to is going to come to an end na, no? Kasi mayroon ng tutulong sa inyo, magkakaroon na kayo ng breakthrough dito at magiging mas maayos na ang inyong kalagayan, okay? So dito din, meron kayong mga achievements or accomplishments siguro na makakamit, and that could be linked pa rin sa pamilya or linked pa rin sa kaperahan. So good luck to that, no? What else? We have number 2, sacral chakra. Ayan. So pagdating naman siguro sa usaping pamilya, relationship ninyo sa inyong person, maring meron din kayong pagkukulang doon, ano, maaring kasi sa sacral chakra, this is an energy center na nagmamanage or nag-hold ng intimacy at saka ng creativity ninyo, no? So siguro, speaking of pamilya or speaking of relationship ninyo with your person, maaaring yung intimacy din isa rin sa kulang or sa missing ingredient para mas maging masaya kayo as a couple. So maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Okay? Posible din na pagdating naman sa inyong creativity, maaaring yung achievement na to is related to your creativity. Maaring mayroon ding opportunity dito na parating sa inyo, Gemini, wherein magagamit ninyo yung creative prowess ninyo, yung creative juices ninyo, at maaring yan ang magiging dahilan kung bakit kayo magkakaroon ng accomplishment and achievement dito, no? So what else? We have number 10. Napakaganda, napakaganda, Gemini. Kaya talaga magtatapos ang suffering in silence ninyo because destiny is at play at this time. At ang swerte ninyo dito, sa destiny card, good luck and good fortune are on your side. Okay? So siswertehin kayo sa lahat ng bagay sa buhay ninyo. Maraming mangyayari ditong positibong pagbabago. No, there could be a lot of movement dito na mangyayari, pero yung mga movement na to is going to, ano, to change the course of your life. At papunta ito sa magandang sitwasyon. Papunta ito sa breakthrough talaga, ano? Maraming magbabago, pangkaperang aspeto, relationship, pamilya, no? And lahat ng hindi magandang kaganapan sa buhay ninyo, yan ay maaaring magbabago na unti-unti, no? Gradually, it will change and it will change towards positive change, no? So, maraming maaaring magbago dito at yan ay para sa ikakabuti ng inyong sitwasyon. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Libra, tingnan natin kung ano mga mensahe ninyo for today. Una mensahe ninyo ay number 9, suffering in silence. Ayan. So, ang iba sa inyo dito siguro merong pinagdadaanan, ano? Meron kayong pinagdadaanan siguro ng problema, difficult situation, challenging situation, at sinasarili nyo lang yan. Nahihirapan kayo, pero sinasarili nyo lang yan. Hindi kayo humihingi ng tulong sa iba, hindi kayo nagpapa-advise sa iba, hindi siguro kayo nagsasabi, hindi ninyo sinishare yan sa iba, no? But this is number 9, and number 9 represents endings. Kaya pag may ending, hindi ba, merong new beginning. Kaya maaaring kung ano man itong sitwasyon na nahihirapan kayo, maybe you are going to put an end to that. Maaaring kung ano man yung pagsasarili ninyo dito sa problema, maaaring yan ay tatapusin nyo na at hihingi na siguro kayo ng tulong sa iba. Maaaring magkukonsulta na kayo sa mga taong alam ninyong makakatulong sa inyo, no? So, what else? We have number 8, positive movement forward. Yes.
So siguro kasi dito parang nasa stagnant energy din kayo, maaring dito sa paghingi ninyo ng advice, maaring merong mag-advise sa inyo talaga dito na maging positibo lang kayo, maaring tutulungan kayo dito sa kung ano ang inyong kailangan, and magbabago ang inyong sitwasyon. You're going to start moving, no, positively forward. So papunta kayo sa progress, papunta kayo sa pag-usad, papunta kayo doon sa kung saan kayo magiging masaya. Now, you are going to take action now. Kasi dito nasa stagnant energy kayo. At ngayon, maaari magsimula na kayong gumalaw muli, no? At mas iisipin ninyo dito kung ano yung mas mabuti ninyong gawan. Kaya yun ang tatahakin ninyong path na sa ngayon. What else? We have number 16. Tignan ninyo, no? Moving forward kayo dito, hindi ba? Kung nakikita ninyo yung mga numbers, 16 is magiging 7 ito kasi 1 plus 6 is 7. So, 7, 8, and 9. Diba? So, meron tayong ascending numbers, which means na there is going to be progress of events dito sa buhay ninyo. So, kino-confirm lang, no, ng ascending numbers na to yung positive movement forward na gagawin ninyo. So definitely you're going to move forward with your life. No, hindi na kayo dito may stuck sa energy na to. Uusad na kayo, no? You are up for progress. Meron mga pagbabago magaganap din dito, at yung mga pagbabagong ito maaaring ito ay overwhelming para sa iyo. Hindi ninyo ito kasi pinagplanuhan, hindi ninyo ito napaghandaan. Kasi nga, this is the universe intervening in your circumstances. No? This is something na gagawin ninyo na yung parang hatid ito sa inyo ng universe. No? Natulong. No? It feels like to me this is a breakthrough for you. Kasi hindi man ninyo ito ginusto, hindi man ninyo ito pinagplanuhan, but this is for your highest good. Kung ano man ang mangyayari dito, this event is going to bring you to where you need to be. This is your destiny. Now, this is your destiny na at play din dito. Kaya there is a new beginning din dito, there is a new beginning din dito, no? What else? We have wisdom number 5. And so siguro ang iba sa inyo seeking for someone na magkakapag-advise sa inyo, no? Maaring naghihingi kayo or naghahanap kayo ng tao na makakatulong sa inyo dito, no? Makakapagbigay sa inyo ng advice, no? So siguro ganun ang ganap dito for some of you. Or siguro kung hindi man kayo yung naghahanap ng taong makakapag-advise sa inyo, maaring kayo, no, yung nag-a-advise sa mga tao. Maybe you are a teacher, maybe you are a mentor, no? At kayo yung ano siguro, kayo yung nagbibigay or nag-share ng inyong wisdom. Maybe kayo yung nag-share ng inyong mga life lessons, no, in the past, no? So maaaring ganun ang ganap. We have number 17. Ayan, hope. Ayan. So, pinakita din sa akin ng mga guides ko yung number 17, which becomes number 8, kasi 1 plus 7 is 8, and we have number 8 din dito. So, napakaswerte ninyo Libra, kasi this is number 88. So, yung number 8, that resonates with infinity, that resonates with abundance, no? With material success. Kaya, doble, no? Sa reading ninyo, doble yung energy ng material and financial success. Kaya most likely, swerte kayo talaga dito pagdating sa pera, no? Siswertehin kayo pagdating sa kaperahan, business, siguro yung mga ganon, no? And there is hope, okay? There is hope dito. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. You are moving forward, so definitely siguro nabuhay na sa damdamin ninyo yung pag-asa na kahit anuman ang inyong pagdaanan pa in the future, no, huwag kayong give up, huwag kayong bibigay, you know, because there is hope, okay? Laging kapit lang sa pag-asa, kapit lang sa faith ninyo, dahil ano't anuman ang inyong
ang inyong pagdaanan. Ano, mabigat man ang inyong pagdaanan. When there is hope sa puso ninyo, makakaasa kayo na the divine universe and the rest of your spirit team will send you help, 'di ba? Para maging maayos ang inyong sitwasyon. Kaya never never give up kahit anumang mabigat na sitwasyon ng inyong pagdaanan. Okay? So what else? We have number 21. This is really beautiful. There is a universe. Universe is also ending and beginning energy. Kaya napakaswerte din ninyo dito. Napakaganda rin ang inyong sitwasyon dito, Libra. Kasi this is about achievement. This is about accomplishments. There are going to be new endeavor din dito na sisimulan kayo. Meron din kayo dito mga bagong opportunities and possibilities na that might come your way, no? Kasi magsisimula kayo dito ng bagong chapter sa buhay ninyo, and it could be in any area of life. So there are a lot of opportunities na dadating sa inyo dito, no? That includes travel as well, kasi this is also about travel. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. As you can see po, nakaayos na ang mga cards ninyo. Nakalabas na. To realize, no, na hindi pala naka-on yung aking microphone. So, pasensya naman po. But I'm not going to draw a new set of cards po kasi ito na yung binigay sa atin ng universe, no, na mga mensahe para sa inyo sa ngayon. So, I'll just go through one by one din po uli, ano. So, ang una ninyong card is number 2, sacral chakra. No? Yung sacral chakra po, this is the energy center natin na nag-govern sa ating intimacy at sa ating creativity. So, most likely, ang iba sa inyo dito siguro, lalo-lalo na doon sa mga Aquarius na meron ng karelasyon o nandoon sa isang relationship na maaring nagkukulang siguro kayo sa intimacy. Maaring ito yung missing piece ninyo para mas maging maganda, maayos, masaya, harmonious ang inyong relationship. Possible din na meron ding mga opportunity dito na dadating sa inyo, Aquarius, na related naman sa inyong creativity. Maaring meron ditong opportunity para ma-express ninyo yung inyong creative prowess, magawa ninyo kung ano man yung mga creativity ninyo dito, no? Yung next card ninyo is transformation. So, definitely, pagbabago is coming your way. This is pagbabago that will come from different sources, no, dito sa sitwasyon na ito, Aquarius. And malaking pagbabago ito because napakalaki ng wings, no? At for sure, this is massive transformation. And it could be in various areas of life. Yung next card ninyo is spiritual union, which is number 2. So, we have dalawang 2 dito, no? So, and double 2 is, that is a master number. So, master number 22 yan. So, I suggest po, please look up for the meaning of master number 22. I-google po ninyo yan. Ibig sabihin ng master number 22 because there will be more insights and inspiration and information po na mapupulot kayo dyan. Spiritual union ito, no? So there are going to be partnerships at maaaring iba't ibang klaseng partnership dito ang papasukin ninyo, or maybe isa lang na klaseng partnership, no? It could be a new love and romantic relationship na papasukin ang iba sa inyo. It could be partnership in business. It could be a new friendship na bubuuin ninyo dito with another person. At ang maganda rin dito, no, sa energy na ito, kasi kung sino man ang makakapartner ninyo dito, anumang klaseng relationship ang bubuuin ninyo dito, this is going to be a harmonious relationship, no? Kasi ano kayo dito, nagkakasundo kayo ng taong ito. You are supporting each other at saka in sync kayo lagi. Yung parang you are sharing the same goals, you're sharing the same vision, yung ganon.
At saka ano kayo dito, no? You are yung bang parang click kayo, swak na swak kumbaga, no? Kasi you are also on the same wavelength, which is really good. Number 7, patience and planning. Ayan. So dito naman siguro meron kayong pinagpaplanuhan dito at maaaring hindi pa ninyo natatapos ang planning stage na to kasi siguro meron kayong hinihintay na mga impormasyon or kung ano-ano pang bagay na kailangan ninyo para matapos nyo na yung pagpaplano. Kaya parang siguro nabuburyo ng iba sa inyo dito, naiinis, nakakaantay, no? Kaya ang imbitasyon din sa inyo dito, practice more patience pa, no? Dahil pasasaan ba at dadating at dadating din kung ano ang kailangan ninyo. So magpasensya muna. This is another 7. So meron tayong doubling 7 dito. And number 7 is a very lucky number, no? Napakaswerte ng number 7, lalo na ngayon doble pa siya, no? This is number 77. So doble pa lalo yung swerte na ito. So I suggest po Aquarius, please look up also for the meaning of number 77 po for more guidance, okay? So dito naman, multiple opportunities coming your way. Marami kayong pagpipilian dito. Marami kayong options dito, no? Kaya choose wisely kasi baka ano kayo, hindi kayo masyado makapag-isip, hindi kayo masyado makapamili dito. Kaya this is a heads up for you na pag-isipan ninyo mabuti, i-research ninyo, tignan ninyo mabuti kung alin nga yung best para sa'yo or kung ano yung pasok na pasok sa inyong criteria. Okay? So, there is number 20, there's truth. So, this is truth coming to light. Meron ditong katotohanan ng lalabas, meron ditong katotohanan ng madidiscover kayo, no? At saka pinapakita din sa akin dito that this is number 20. So this becomes 2 as well. So meron tayong tatlong 2, 2, 2, 2. So I also suggest po, please look up for the meaning also of angel number 222 po for more guidance. Okay? Ang daming synchronicity dito. So, marami pang impormasyon dito na kailangan ninyong gawin or kailangan ninyong mapakinggan. No? So, good luck Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.